is New Zealand? How's life as a student in New Zealand? Kamusta na yung work ko dito? Paano ko nagkaroon ng work sa New Zealand na related sa course ko? So bus number 70 ang hinihintay namin. So Saturday ngayon, maglalakwatsa kami ni ate. Dito kami sa Westfield New Market. And I think hindi ko pa kayo napupunta sa Westfield New Market. So, tingnan natin kung ano ang itsura ng mall na ito. Let's go! Saan tayo pupunta? Tayo o second floor? Saan ba tayo? Puntahan natin si Light mo para meron. Okay. Malapit siya sa Nespresso. May Krispy Kreme na pala dito. Doon tayo dati sa ano? Okay. H&M. Ito yung sabi nilang authentic na matcha. Tapos, syempre yung St. Pierre, alam na natin yan. House. Malaysian. Ang daming available na seats. Kitchen. Wow. Wow. Mexican. Parang masarap to. Oh, okay. Parang masarap nga. Baklava. Japanese. Oh. Tapos KFC. At least may KFC. Ito yung ano, karaoke, te. Karaoke na. Parang ayoko maghawak ng microphone. May mawala tao. Chicken. Oo. Ito naman yung chick na tinapay. Yung chick na tinapay. Ito na yun. Oo. Doon ka mas mahal dito ha. Check natin te. Ito yung favorite naming tinapay ni ate. Parang kami bili ko lang nung ano, nung sliced bread ko. Ang dami nun. Te, doon mo ako mag-ubos nung sliced bread ko ha. Sarap pa. Parang bread. Gongcha. Yung parang dami nating bibili diyan pag pumasok tayo, te. Diyan. Isa pang ano, baka baka sa kabila. Kabilang side? Oo. Or cash? Oo, te. Kailangan natin kumali. Bakit kapalabas dito ngayon sa labas? Ayun, okay nang gagaling. Ayun. Yeah. Daan tayo na. Ganda naman. Ganda dito, Teo. Ah! Yan yung White Wongs. Diyan na kayo kumain. Ito yata yung mudo. Walang pila, Teh. Pag walang pila, Teh. Pag walang pila ang ating ipudo.
Buti na lang, hindi yung in-order ko. Naamhangte. Kaya mo? Hanghang nga, buti na lang. Laki. White wongs lang inano sa taas. Maganda yung ano niyan, yung picture sa saan? Sa gilid. May ice cream pala dito gilid. Oo. Sa New Market. Anong name nitong mall? Westfield New Market. So, bagong-bago tong mall na to. I think this year pa lang siya. And since bagong gawa pa lang tong mall, I think mga January and February siya nung unang mag-open. Tapos nagkaroon ng lockdown and yung COVID. Kaya medyo konti pa lang yung mga stores hanggang ngayon. Pero ito na yung pinakamalapit na mall sa house namin. Kaya so far, malaki, maganda. So good siya. And sa mga nagtatanong regarding about, kasi may mga na-receive akong questions. Imagine that, meron tayong questions. So, thank you sa subscribers natin na nag-ask ng question, which is, sasagot ko naman siya sa comment. But I think kailangan ko siyang i-discuss or i-explain dito. So, sa mga bagong dating or darating pa lang dito sa New Zealand, mga students from the Philippines, hopefully makarating na kayo soon dito sa New Zealand by next year. Kasi as what I know, closed pa rin ang border this year. Hindi ba natin alam kung kailan ito mag-open, and hopefully next year open na siya para makapasok na kayo sa New Zealand. And once nakapasok na kayo sa New Zealand, what to prepare? Prepare nyo lang yung self nyo na kahit anong work is dapat go-go lang kayo, kaya nyong i-accept yun. And at the same time is not physically prepare yourself and emotionally prepare yourself na wala dito yung mga parents nyo to support you. Alone kayo dito sa New Zealand. So, hopefully by the time na nandito kayo sa New Zealand is ma-prepare nyo na walang iyak-iyak. Nag-decide kayo pumunta dito, so dapat emotionally strong kayo. Dapat ready kayo na to face all challenges alone. Okay? Alone kasi wala yung parents nyo, but that's why dito tayo sa New Zealand. Yung mga Pinoy dito, if you can gain more friends na Filipino to support you, a lot of friends, especially kung nag-aaral kayo dito, maraming mga Filipino students na magiging makakasalamuhan nyo along the way, is yun ang magiging pillars nyo or support nyo na sabay-sabay kayong mag-grow dito sa New Zealand. So, lesson is, yes, as soon as you got here in New Zealand, have more friends, gain more friends, join community, services, volunteers. Kasi ang kailangan natin is to gain more friends. To gain more friends is others will know na kailangan mo ng work, and baka sila rin ang mag-help sa'yo na makahanap ng work for you. Which is good kasi karamihan ng mga Pinoy dito is yung mga work nila as part-time. Once na mag-move sila for full-time, pwede nilang ibigay sa'yo or i-refer ka para sa part-time nilang dating job. So like me, for example, I worked before as a restaurant, waitress before. Nung natanggap ako sa full-time work ko na dito sa UB, may friend akong bagong dating sa New Zealand. Siya rin naman ang ni-refer ko sa restaurant. Kasi naman na nag-part-time. So pasa-pasa lang yun. Kaya better pa rin na to have friends and para ma-refer kayo, para magkaroon kayo ng part-time job. So, always think about na once na nag-work, once na nag-aral na kayo dito sa New Zealand as a student, yes, part-time job is restaurant, waitress, housekeeping, caregiver, anything related sa course nyo or kahit hindi related sa course nyo, part-time lang siya. So, in a longer run, or sabi natin, in a year,
may, pwede pa rin yun mag-change. So, huwag nyo isipin na forever kayo magiging waitress, ganyan. Forever kayo magiging stick sa part-time job nyo. In time, makakahanap din kayo ng tunay na work na in-line sa inyo. So, paano tayo makakahanap ng tunay na work na in-line sa course ko sa Pinas or sa course ko dito sa New Zealand? Check the website, and that is seek.nz. Tama tayo, no? Seek.nz. So, makaka-search kayo ng maraming job opportunities doon. So, while nandito pa rin kayo sa Pilipinas, pwede nyo na actually i-check ngayon. Open seek.com, seek.com.nz, and check yung course nyo. Naghahanap ba sila ng ganitong, nag-hiring ba sila? In demand ba ang IT ngayon? In demand ba ang nursing ngayon? Makikita nyo na habang nasa Pilipinas kayo. So, pagdating nyo sa New Zealand, at least alam nyo na, familiar na kayo sa mga companies or sa mga job hirings na kailangan, para ma-prepare rin ang mga sarili nyo, and of course, ma-prepare nyo yung mga certificate na kailangan nyo asikasuin sa Pinas. Dali nyo na lahat pagdating dito sa New Zealand, at least lahat na naka-prepare. Okay? So, yun yung mga questions na nakukuha ko parate is, how is New Zealand? How's life as a student in New Zealand? Kamusta na yung work ko dito? Paano ko nagkaroon ng work sa New Zealand na related sa course ko? Kasi, as far as you know, my course in Philippines is about digital animation, and yung nakuha kong work dito sa New Zealand is teaching job about digital, about graphic design and web design. So, still related pa rin naman siya, but yes, it is way better na makahanap kayo ng full-time na related, related pa rin sa course sa Pinas o course dito, para swak. Swak yung ating visa. Yun ang pinaka-importante, swak ang visa. So, sa mga iba naghahanap, makakahanap din kayo in time. So, always pray na lang and wait. Not just pray, pero at the same time, magbigay kayo ng effort na mag-send ng mga CV, mag-send ng mga kung ano-ano interest na gusto nyo talaga sa job na yon, or ready your portfolio, and soon magkakaroon na kayo ng job. Not just this year, kasi medyo dahil sa COVID, mahirap maghanap ng job. Kalaban nyo yung mga taga dito na naghahanap din ng job, yung mga natin na mga citizen or resident na nawalan ng job. Medyo mahirap talaga this year, pero hopefully next year magiging okay din ang lahat. Pagdating nyo, student pa rin naman kayo, so may another year pa rin naman kayo, by that time, sure na yan. Okay? So, sa mga nagtatanong, ayun, nasagot ko na. If you have any more questions, please comment down below. List nyo yung mga questions nyo, and I will answer all of your questions sa next na vlog ko. Okay? Thank you! So, dito ako nag-record ngayon sa sinihan. waiting area sa cinema. Dito sa... Open lang talaga lahat, no? Kasi pwedeng kumuha ng chapstick, oh. Pwede kang magtakat ng Monstera dyan, oh. Pauwi na kami. Ote. Pwede, di ba?
Kaso baka yung residency natin wala na. Ayan na ba yung nagbabantay? Baba, dalawang babae. Dalawang babae. Ang dalawang babae na huli. Nagnanakaw ng Monstera. Breaking news. Bas na kami. Sana exit. Hi! Where's the exit? Yes, thank you. It was just sorry. Exit. Don't. Kami na ang nagsara ng new market na Westfield. Lalang katao-tao. And anong oras pa lang tayo? 9? 9 p.m. pa lang. Sarado na po. Actually, 8 p.m. Oh, 7 p.m. siya nag-close. Hindi na siya nag-work. Ay, hindi na. Walking na lang. Ayun, tin nag-work. Balik ka. Balik ka. Mga taga, hindi talaga new, taga New Zealand. Nabubuking po yung mga taga New Zealand. Ito nag-work sa kabila po pala. Kaya pala naka-red yun. Mga kulit naman ng mga Pinoy na to. Ito pala. Yan. Nasanay kasi tayo doon ng... Okay, so uwi na po kami. Sakay kami ng bus. I-end ko na tong vlog na to. See you everyone sa next vlog ko. God bless. Take care.